Hi, good morning Philippines and good evening Canada. Ako nga pala si Rolando Ruiz. Ako po ay naging isang staff ng Antoine. O bago ko po umpisan ay sabihin ko muna na i-greet ko muna ka ng happy anniversary Antoine for your 20th anniversary. So paano ko pala umpisan yung pagkwento kung paano nag-start. Simula nung 2003, which is yan yung graduation namin sa seminary, which is si yung isang tao, yung owner ng Antoine ay ini-invite niya ako na umatin sa isang seminar sa La Salette at that time. Pero hindi naman ako nakapunta at medyo ang pinili ko ay nag-stay muna sa Cavite. At sabi niya kung may time ka pwede yung umuwi at mag-usap tayo, at mayroon akong plano na itatayo, which is the consultancy. So nag-start yung consultancy 2003. At ang pangalan pa noon ay Manitoba Provincial Nominee. Ang kinikater lang nila noon ay sa Manitoba. Kagaya nga ng sabi ng video noon, across Canada, Manitoba is the easiest way to get in Canada, sabi niya. At yun yung video ng isang ewan ko kung taga Baguio yun, na Igorot. So yun ang lagi kong nakikita sa seminar noon nung pa-start pa lang kami. Tapos continuous sa 2004. So naging postulant siya ako. So continuous pa rin ang pagtawag sa akin yung may-ari ng company o founder of the company, which is si Kuya Rex. Sabi niya, kumusta ka na bro? Anong plano mo? Tuloy mo pa rin ba ang one? Pagpapare, sabi sa akin. Kasi nagkakilala kami sa seminary. Okay. Sabi ko, masaya naman na pa rin akong, masaya pa rin ako dito sa loob, which is tinuloy ko. And then, okay, magsabi ka lang kung gusto mong mag-work, sabi niya. Mag-message ka lang sa akin, sabi niya. Tapos noong 2005, nag-novitiate ako. Stay ako ng whole year sa loob ng konbento o kaya pagpapare. At nag-message pa rin siya, oh, kumusta ka na bro? Talagang yan ba ang calling mo sa akin? Yan ba ang calling mo sa iyong buhay, sabi niya. Pero sabi ko naman, depende kuya, sabi ko. O basta i-message mo lang ako. So at that time, continuous pa rin ang connection namin ni Kuya Rex. Kahit nasa Canada na siya, sa Manitoba. Yun. And then, 2006, yun, lumabas ako ng seminary. At yun, nag-message pa rin kami pero sabi ko nasa labas na ako, pero nag-work ako sa school, sabi ko, which is yung una kong work ay sa Lazaret of Jones. So continuous pa rin niya ako nga tinatawagan at kinukumusta niya pa rin ako. Okay ka lang ba dyan? Sabi niya, oh, okay naman kuya, medyo nag-enjoy naman ako. And then 2007, yan, start na ako na humanap ulit ng bagong company, which is yung Edmark. So 3 years ako doon, 2007 hanggang 2010. At sabi nung 2010, sabi ni Kuya Rex, bro, uwi ako ng Pinas at ito na talaga, marami na kasing mga klienteng kan
dumadating, nagdadagsa na, parang ulan na nang, parang ambon na na dumarating. Ngayon, hindi mo man na mawan, ma hindi mo na maasikaso kasi sa dami-dami na naman, pwede ka bang imbitahan sa office at pwede kitang gawing staff. Yan sabi niya. So nag-resign ako ng Edmark, and then so yung bahay nila may tindahan noon, yun yung maliit na tindahan, which is yun yung tindahan ni Auntie Annie. Yun yung ginawa naming office noon. And then instead na ang pangalan ng office noon ay Manitoba, pinalitan ng Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry Global Solution. Yan. Which is ang tawag noon ni my friend ay ADSEGS in short. Okay. So yun ang one story at 2010, and then after that medyo naglayloy rin ako ng isang taon. Sabi ko, tayo muna ako kuya kasi parang medyo pagod din ako sa akin. Travel kasi lagi kami nagta-travel noon kung kahit saan-saan. Ang focus namin noon sa Silang, Cavite. Pero ang unang kliyente ni ng Antoine noon ng 2010 ay yung mga kapitbahay diyan sa Calaucan. Yan. Marami dyan, mga Samaniego family, lahat ng kapag ang kapitbahay nila dyan na malapit lang sa office, lahat niya napaalis niya. And then nag-focus din kami sa Silang, Cavite, which is sabi ni Kuya Rex, nung nasa loob tayo ng seminary, sabi niya yung nanay-nanay natin tumutulong sila sa ngayon, it's payback time, sabi naman niya. So doon na focus kami sa Silang, Cavite, lalo sa Munting Ilog doon. So doon halos karamihan na napaalis din ng Antoine, ni Kuya Rex na yun, Antoine, sabi ko na rin, pati rin sa Ate Maggie, yun, kasama din doon. Si Antoine sabi ko na lang kasi sa company, sa group. Yun. So sa Munting Ilog yan, sa yung mga Navarro family sa Cavite, napaalis niya yun. Yan. And then sila Ate Girlie na kaibigan namin sa seminary, doon na rin sila. And then 2012, yan. So pumalik din ako ulit, and then nagkakasama na kami ulit dyan. Kasi noong 2011 nag-work pa rin pa ako ng ama, and then 1 year ako dyan. And then sabi ni my friend, punta na ako dyan sa Antoine. Dyan, mag-work ako dyan. Yeah. So balik ka na, pumalik ako noong 2012. Yan. Kakasama kami. And then that time paalis na. Dumating din pala si Resel, yung isa kong kabatch, then sa seminary. So lahat kami noon, puro sila lahat kami noon na nagtatrabaho sa Antoine. So tatlo kami. Yan. Then after work, so ang gawain namin, kung hindi mag-basketball, yan, ire-ready na yung cards. Yan. Lalo pag mainit ang hapon, sobrang init, magsuswimming kami niyan kasi may binili si Kuya Rex na malit lang naman na pagswimmingan. Habang nagsuswimming, laro-laro ng cards, yan, poker. Masaya yun, 2012 yan. And then nandun na rin yung inuman, ganun. So 2012 to 20
2013. Yan. So at the time, yan, masaya-masaya, continuous kung saan-saan na kami noon. Nagbibigay ng flyers, Kirino, Kawayan, then doon din sa one sa Baguio, yan. And then 2013, yan, medyo nag-decide din pa, nag-lido muna ako. So bumalik na ako kasi tumulong pa rin ako sa parents ko, pumunta rin ako sa rest house namin, yung farm na balik doon, nag-stay ako doon. Yan. Pero continuous pa ang connection ko kay Antoine. Kasi kahit na paalis-alis man ako, on and off ako sa office, and, okay pa rin ang kwan namin, ang connection ko sa kanila. Noong nag-invite nila ako, lalo pag maraming kwan, mga kliyenteng kung may seminar sila, sabi nila, oh, Lando boy, pwede yung tulungan mo kami dito. Kahit nag-work ako sa ano to, sa AMA. Sige, punta ako dyan ng hapon. Yan, prepare mo na yung kan. Prepare mo na yung mga ingredients ng mga pansit. Yan. Kasi may libreng merienda. Pamerienda ang Antoine noon. Every seminar. Ang magbabayad sila ng 250. Yun ang pinaka-lowest noon na one. Babayaran nila. Pero which is may pre-merienda sila and pre-assessment. Ganun. So yun ang kagandahan noon ng Antoine, unlike noon sa ano to, itong consultancy, yung Canadian Immigration Consultancy, CIC, sinasabi nila sa Maynila. Pagpasok lang namin doon, yung noon experience ko sa CIC, papasok ka lang doon, ang gagawin nila, magpapa-fill up lang sila, and then kung willing ka consult, magbabayad ka ng 500, which is wala pang merienda doon, wala pang seminar kung anong dapat gawin. So yun yung pinagkaiba ng Antoine Consultancy tapos sa ibang one, sa ibang consultancy. And then so sa 2014, so naghanap ako ng work, panibagong work again, naging teacher ako ng Our Lady of the Pillars sa San Manuel. So 14, 15, 16, 3 years din ako nag-stay doon, nag-work. Pero continuous pa rin ang kanya, ang connection sa akin ni Antoine. So sabi niya, every Saturday kung may time ka, pwedeng samahan mo kami na ganito. Pupunta kami ng kwan, yung mini project ng Antoine, yung travel and tours. Nagdagdag sila ng kwan, ng konting kwan naman, pagkakitaan naman ulit, which is yung travel and tours na tutulong din sa mga tao na gustong magliwaliw o mamasyal sa magagandang lugar. Pero hindi naman masyadong, konti lang naman ang kwan doon, ang kliyente. And then, so at that time, nag-iisip na naman si Kuya Rex, okay, ang Antoine Company, na what if, sabi niya sa akin, ano kaya kung gusto kong targetin na lahat ng provinces sa Canada, sabi niya sa akin. Which is, ito nangyayari ngayon, sabi niya, lahat yan, lalagyan ko lahat ng mga kanyang kliyente, sabi niya. Hindi na ngayon, hindi lang Manitoba ang i-cater, hindi lang Alberta, hindi lang British Columbia, hindi lang Toronto, which is across Canada na. Which is nangyari naman yung apat na bagong naikuan, yung New Brunswick, PEI, Newfoundland, and then Nova Scotia. So lahat na yun, kinater na nila
na mabigyan ng kwan ng taos ng tao dito sa Canada. So, sabi niya, and then meron pang mga project ni Sir Rex noon, yung mga plano niya diyan sa kwan noon, sa Region 2, yung ganito, ito mga access mga kwan, pero hindi nag-click kasi yon. Sekreto lang naman yung ganun, pero hindi nag-click, kaya yun napag-isipan niya, ano kaya bro kung itong ganitong gawin. Sabi ko, every time kasi na mag-usap kami, mayroon siyang idea. Pero yung idea na yun, sabi niya, kasama ka pa rin lagi doon, sabi sa akin, which is masaya naman ako. Blessed naman ako doon, at least hindi niya ako kan. Hindi niya ako winawala sa plano niya. Sa lahat ng plano niya. Yan. So, ganun kami ka-close ni Kuya Rex. Yan. And then, sabi niya nung 2017, bro, sabi niya, masyado ng marami na itong kwan, kinikater ng Antoine. Pwedeng bumalik ka na sa kwan, sa Antoine. Kahit ang kwan mo lang samasamahan mo lang akong sa pagdadrive. Gawin kitang kwan. HR officer, sabi niya. Ganun. So, sa pagiging HR officer, yun. Natutunan ko rin na kan yung paano gawin yung mga yung pag-hire ng empleyado. Yan. Halos lagi kami pupunta sa Robinson o kaya sa ibang lugar para cater ng hiring namin yung mga willing na maki-join sa team ng Antoine. Yun sa hiring namin noon ng mga tao noong 2017, yan. Ang kan ko noon, ang na-hire ko ng una noon sila Juan. Nandiyan yung kalimutan ko na mga ibang mga pangalan ng mga staff. Yan sila Daphne, yan, mga kabatch nila yan. Daphne, sila Sir, anong pangalan ito? Meron pa dyan. Daphne, si, isa pa si Sir Fred, yan. Tapos yung mga magkakabas sila yung mga yan eh. Yung mga yan. AB English ng mga, kano yan, mga course nila. Yan. Sino pa ito? And then, isa pang hinayon namin na kasi nagkikater na yun ng IELTS noon. Itong si Crystal. Nan. Which is a co-teacher ni Sir Dayom. Pero naunang na-hire si Crystal bago si Dayom. Yan. Yun ang kwan din. Yun ang naalala ko na hinaya namin na staff, which is nandyan pa rin yung mga na-hire namin, si Sir Dayom, yan, nandyan din. Then, marami rin kaming na-hire din na staff, at marami din yung mga na-hire nila na hindi ko na nakilala noon kasi nung umalis ako, may mga bagong staff din kagaya nila Pia, ganun, nila ano to, nila Ana, si Ate Daisy, yan, mga yan yung mga staff nila noon, si tapos yung IT na si ano to, hindi ko nakalimutan ko na, taga Alicia. Yung IT na kasama na ka-batch din ni Steph. So, mga ang daming bago noon. Pagpasok ko nga noon sa office, parang binibiro ko sila. Pwede po mag-apply, sabi ko. Ano ka to? Pero, which is nakakatawa rin yung mga ganun.
pero masaya ang pagiging Antoine ko rin kahit nandito pa rin ako. Nandyan pa rin sila na kumukonekta lagi sa akin. Yan si Kuya Rex. Yan, pati rin si Ate Maggie. Yan, yan. Oo nga pala si Ate Maggie, yun. Yan ko din, lagi niya rin akong gan. Ina-advisean lagi yan. O, pag ganito, boy, yan, lalo nung kwan pa lang ako, nung wala pang asawa, tapos ganun, o, anong ganito, yan, pag, yan. Ma-advise siyang dalawang yan, si Ate Maggie, tsaka si Kuya Rex. Yan, ganun lang ang kwan na trato nila sa akin noon. Oh, sa sobrang close nila, oh, noon. Yun, so, yung mga anak nila, ako na lahat ng simula kay DA tsaka hanggang sa pang-apat na anak nila. Naalagaan ko rin yung mga yan. So, ganun ka-close yung samahan namin nila Kuya Rex at Ate Maggie. Yan, hindi lang itong dalawang may-ari ng kampanya, kundi yun ding mga anak nila, which is happy naman ako na naging part ako sa buhay nila kahit papaano na ganito ako na naghihirap noon na trying hard na maging totoong tao, eh at least yung mga advice nila eh naging konting tao pa rin. Which is ngayon nandito na ako sa Canada, which is at very thankful ako sa founder ng company ng Antoine. So si Kuya Rex, si Ate Maggie, si Kuya Densho, then si Ate Michi, and then of course yung strictong na din nila si Tita Annie. So, hindi rin mawawala yan kasi every time naman yan naglilinis ako sa office. Oh, yan, ganito gawin mo, lalo pag-ayos ng mga gamit doon sa bahay. Yan, which is doon ko rin natutunan ang pagiging strito ko sa sarili ko na nangyayari din sa akin na kailangan ko rin istrikto sa sarili ko dito sa Canada. Ito, seminary. Well, once again, happy anniversary, Antoine. Happy 20th anniversary. So, sana marami ka pang taong matulungan na kagaya ko. Hindi lang sa pagiging staff, kundi maraming natulungan na kaibigan. So thank you for that. Maraming salamat. Kulang siguro yung sasabihin kong maraming salamat, kundi hanggang nandyan na nabubuhay ako, malaking pagtanaw ko sa pagtulong ng may-ari nito, sa pagtulong niya sa akin dito, sa pagpunta sa akin dito sa Canada. Okay, thank you, that's all, and enjoy the celebration.